tambang ding. Francisco. Generation actress ng ating bansa. She was a sweetheart of Philippine cinema. The rom-com queen of her kind. Tipong naughty and nice. Sa haba ng kanyang karir, ang daming pwedeng itawag sa kanya. But for me and her 17 apos and 23 great-grandchildren, she will always be our dear and loving Lunar. Sa panahon na nagsisimula pa lamang ang pag-unlad, pelikulang Tagalog, si Nila Del Sol, umilitaw na isa sa midway kinilala ng MVN. She was a very big star. Definitely, she was a very big star in the end. Sabi sila lang nila, parang mga mga isa sa mga reyna ng first golden age of Philippine cinema. Si Clarita Rivera o Mila Del Sol ay may makasaysayang kontribusyon sa pelikulang Pilipino. Siya yung principal actress actually in most of the movies that were made by Lorraine from 1939 up to the outbreak of the war. After the war, she also is the first to star in the first film, Rosalindo, which was made in 1946 after the war. Dr. Andy Alaman, ang unang movie ng SFM Pictures ay hindi ko ng 1939. At ang kapareha nito ay yung tatay ni FJ, si Fernando Cosino, at si Eddie Ramos. Very, very strong presence on screen. And meron siyang comic abilities. Sa kabuuan, masasabi natin na naging comedy star siya. Siya ay umagawan sa mga hanap ng mga studio. Hindi na lang niya ang kanyang sinig bilang aktres nang makatrabaho niya ang mga premyadong direktor tulad ni Carlos Bartolosa, Manuel Conde, Gerardo de Leon, Manuel Silos, at Emmanuel Borlasa. Nakatanggal rin niya ang mga sikat na aktro na sina Fernando Cosino, Eddie Ramos, Rogelio de la Rosa, Leopoldo Sancero, at Armando Guyena. Alam mo ang artista ng araw katulad nga ni Mila Del Sol kung buhay pa yung mga pelikula niya katulad niya sa Rumbanggi na makikita mo yung ngiti pati na kanya parang sa matalang alam na meron ibig sabihin at malakas ang karista sa mga ito ay I remember seeing you on that place. It stands out to me because them some larger than life of portrait or very character for that film. So pansamantalang huminto sa paggawa ng pelikula si Mila nang mag-desisyon siya ng paniranan sa Amerika kasama ang kanyang anak, ang actress at TV host na si Janya. Pero noong 2010 ay muli niyang binalikan ang sinig ng pag-arte. Passion pala sa show business. So siguro yung pagiging professional and yung pagmamahal sa kanyang trabaho. Yung makalos ang nabala sa show business. And then, talagang mahal na mahal na yung mga pagiging pag-artista, bumalik siya ng pwede ka. Ako sa akin, I mean, he's them siyang ginagawa ulit that she does do. And then, at first, I was concerned. I was talking to her, so I was like, how's it going? Something like that. It's fine. I like it. I like what I'm doing. And then, some people, I was concerned about the hours because I said, actually, I'm making it really good or whatever. Maybe you should ask for maybe like a cut off. And then something, oh, no, why not? Why is it even better? I'll start a cut off. Being in the studio system, as an actress, she also was very professional. Kasi ay naging matapag sa studio na nag-asikat sa ang pinakamahalagang contribution, probably, na ay ang tumubos na pinipala niya ng nangisay at yung kanya na pag-iituro sa tao. Kaya nila, thank you very much. Siya yung contribution sa pinipala niya.
sa mga I think she'll be my sister. Congratulations on that. Happy for you. Love you, love you. Be good. Hindi ako maliyakin, talagang lumalaki na ako.